And not only that, naging ano na, after this round, ang mid lane ni Specter Rax, ano? So I wonder kung ito ba'y magiging 1v3, so we will find out. Buti na lang malakas ang... Patatas Origins TV. Hello, hello mga kapatatas, and welcome to SACC 41. Alright, we are at SACC 41 episodes na tayo, no, ng magagandang laban ni Spectrax. And not only that, ano, umakyat ang ating subscriber count ng 133. Thank you Lord for this blessing, and thank you viewers and subscribers for subscribing, ano. So, malaking malaking pasasalamat, but unfortunately, I can see kung sino ang ating dalawang bagong subscriber, no? So, thank you very much, Euphrasio Silva and Hannah Boy. All right. Thank you very much sa inyong dalawa, no? I really appreciate ang inyong pag-subscribe. I really appreciate your subscription. So, I hope I can continue to bring you joy and entertainment through our videos here. Okay, now that said, let's go ahead and watch this show! Okay, so alright, welcome to our opening match for SACC 41. At ang kalaban ni Spectrax dito ay si Lunatian 001. Wow! Pioneer, no? Last time meron tayong si Lunatian number 5, and ngayon naman si Lunatian 001. So I wonder kung merong Lunatian Zero, parang Patient Zero lang, ano? I believe may movie na Patient Zero, eh. It's about a pandemic, eh. So I'm gonna try and look it up, but it's been a while. So anyway, let's go back to this match, round 3. At nagpaulan na ng mga Lason. Oh my God, dahil what? Dahil Lason team ang kalaban ni Spectrax, ano? And hindi lang yan, sabi niya, isa ito sa pinakamahirap na variant ng Lason team na talo because of this guy, yung kanyang mushroom, no? So yan, tinatabi niya yung kanyang mga mushroom dahil yung kanyang shrooms craze ay mag-heal ng 120 HP. What the farge, no? What the farge, 120 HP for the cost of only one energy. Okay, so hingnan natin. And as you can see, no, ang hindi pa maganda ron dahil mas nauuna yung smart shot ng kalaban niya, so hindi gumana yung pincer attack ni Spectrax, ano. Plano niya sanang targetin yung back lane, no, using yung kanyang sneaky bastard, but unfortunately na foil siya nung mid lane ng kalaban niya, no. But that's okay kasi ngayon meron ng Lason ang mid lane ng kalaban niya, no. There you go. And okay, so tumira naman ang kanyang backlane, ano? Binanatan yung Terminator ni Spectrax, but buti na lang merong stun, so hindi niya ulit magagawa yun. But tinira siya nung kuan, ano? Tinaniman na rin siya ng poison nung mid lane ni Spectrax, and at the same time pinatay nung mid lane yung mid lane or ng Terminator yung mid lane ng kalaban niya, no. So heto na ang 1 on 1 or 1v2 actually, or v2v1, what the hell, 2v1, anak ng okay. So in a couple of shots, good as dead na ang mid lane ni Spectrax, but there you go. But maganda yung tactic na ginawa niya, no. Hindi niya tinodo yung attack niya, nagtira siya ng isa, thereby hindi pumasok yung attack nung kalaban niya, no. But ito ang magiging challenge dito kasi merong kuan itong kalaban niya na ito, no. Meron siyang healing shroom, no. But I think this time patay na ang kalaban niya. There you go. Buti na lang at mauna si Spectrax. Ito nang pamatay, champ. Woohoo! Very nice. Okay, at ang ikalawang laban naman natin dito ay si Pedro L. And what does L stands for? Loser! No, joke lang Pedro, joke lang, wag kang mapipiko na. Like I said, mangi-insulto ako, but it's just a joke, people. Okay, don't take it seriously. This is just for entertainment. Anyway, so etong laban na ito, no, very interesting. So
parang pareho sa composition na ginagamit ko before, right? Meron tayong plant na tank natin, and then yung mid lane is a well-balanced terminator, no? Na pwedeng tumanggap ng atake. And yung back lane is beast, ano? But the bad thing here is merong back lane killer si Specterax, ano? And etong beast na to, vulnerable na vulnerable siya sa attacks pag tumira ang backlane killer ni Specterax. And there you go, pinabagal siya ng Terminator ni Specterax, ano? But that's okay kasi meron pa namang mid lane na pang depensa si Specterax. But here, oy, durog ang mid lane ni Specterax dun sa beast niya. So ngayon 1v2 naman ang laban, ano? And then si Specterax ang binanata ng slow boot. So ngayon siya ang bumagal, pati yung beast ay nauna sa kanya. Pero buti na lang merong stun at hindi pa siya namatay. Ang tibay talaga, ano? At kung tumira siguro yung kalaban niya at ginamit yung huling card, napatay niya siguro si Specterax, but he had, wala siyang enough energy for that, ano? And yun ang bagay na nakapagpatalo sa kanya. Ito na ang finisher natin. Pow! My goodness, 133. Okay, ito ang ating ikatlong match at ang kalaban niya ay ito na namang mga terror champs, ano? Nakakainis tong kalaban. Kung napanood nyo yung ating video about mech, isa yan sa mga nakalaban natin, and walang binatbat ang ating twin mech dyan, ano? So I'll post the video here para makita nyo kung hindi nyo pa napapanood. That is a very different episode kasi hindi siya mga wins but rather yung mga talo ng ating twin mech. Okay, so right now, ano nang ginagawa ng ating mga Axie rito? Ayan na naman ang kanyang mga terror champs, ano? But ang maganda rito, merong yam, no? Yung frontline niya. Kaya nakapagtanim siya ng mga... There you go. Tinira na ang backlane at dinagdagan ng lason, ano? Nakapagtanim siya ng lason sa lahat ng Axie ng kalaban niya, ano? So, very nice. Pero here, pinatay na finally ang plant ni Specterax, and sinisimula ng banatan ang midline at nag-suicide na. Buti na lang may natirang buhay at hindi tumagos dun sa kanyang Terminator yung kuwan, no? Yung attack nung pangalawang isda. So nice. Ay, sumuko na. Na-terrorize. Alright, welcome to our fourth match at ang kalaban ni Specterax dito, no? Very vulgar ang pangalan, so kung may mga bata dyan magtakip kayo ng tenga nyo, ang kanyang pangalan ay Fuck Your Basic Ass Cringe Team, ano? Okay, so very rare. Wow, Don Axie. I don't really see Don Axies in play, you know? So this is a treat to behold. A treat talaga dahil round 2 binanatan. It, ginamit niya yung kaya niya, ano, no, yung mga zero cost cards niya at binanatan yung plant ni Specterax. So let's see kung paano mangyayari. Fresh na fresh ang kanyang mga Axie. Halos walang damage. Ngayon pa lang madadamage ang Axie niya, right? And not only that, nag-iingalo na after this round ang mid lane ni Specterax, ano? So I wonder kung ito ba ay magiging 1v3. So we will find out. Buti na lang malakas ang defense at hindi pa natuluyan ang kanyang mid lane na nagawa pang magtanim ng poison at madamage ng mabigat ang kalaban niya, no? But here, nagtanim ng tae. My gosh, Don Axie, akala ko pa naman anak ka ng liwanag pero nagtanim ka ng tae, kadiri. Ayan na stand ng Dior. Pok, pero ginising siya, no? At nilagyan ng lason. There you go. Magigising din naman siya kasi aatake yung Terminator ni Specterax, ano? But importante yun, naglagay ng Sticky Goose si Specterax dahil naiwasan niya yung damage dun sa kanyang Terminator, ano? Dahil nga merong tae sa ulo yung kanyang mid lane right here. So yung mga attack nila mag-i-skip, ano? Yung tae sa ulo, by the way, that's called stench, ano? Yung stench attack na yon. So buti na lang patay na ang mid lane ng kalaban. Take a look at that, ano? What a turn of events. My goodness. Akala ko sa umpisa dehadong-dehado si Specterax, biglang eto ang patay ngayon. Pak! Nice, ang galing.
Okay, so alright, welcome to our second to the last match. At ang kalaban niya dito ay si Yanni Awuwu. Awuwu. Yan ba yung uwu? Awuwu. Okay, so poison team ang kalaban niya dito, no? And this is your typical poison team, although medyo iba yung arrangement niya. Again, yung smart shooter niya is nasa back lane and yung kanyang sneaky bastard ay nasa mid lane, no? But this is your standard, ha? Standard issue poison team. Kasi poison, meron dyan, then meron dito sa likod, And of course, yung smart shot kasama nitong pang stun, while ito naman meron siya nitong sneaky bastard at ang kapartner niya ay yung surprise invasion, ano. Okay, so dito bumanat ang mid lane ni Spectrax, sa wakas dumating na ulit ang kanyang sneaky bastard. So binanatan niya yung kuan, ano, bawi-bawi lang sila daw, parang silang dalawa lang naglalaban, eh. Pero dito dahil nataniman niya na ng laso niyan, eto na ang sinimulan niyang taniman at sinimulan niya ng tapusin ang plant ng kalaban niya, ano. The nice thing about it, ano, yun, tapos ka dahil meron kang kuan, meron kang stun, ano. But nakapag-lastan pa talaga yung kalaban niya, no? Hindi pa talaga namatay dahil doon. So dito, kinailangan ni Spectrax magsayang ng isang lason imbis na sana nailaan niya para dito. But take a look at that, ano. Dahil sa stun, nawalang bisa yung sneaky bastard nung kalaban niya at hindi nalagyan ng laso ng Terminator ni Spectrax. And sumuko na dahil alam niyang tapos na ang laban.